Ang Pilipinas ay binubuo ng higit pa sa 182 etnolingwistikong grupo na kung saan ang bawat pangkat ay mayroong kultura at tradisyon na naging ugat ng ilang daang taon. Ang bawat isa sa mga kulturang iyon ay may natatanging wika na naging sanhi ng pagkakaiba-iba ng Pilipinas sa sarili nitong paraan. Sa mga nagdaang taon, mas naging madali ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng lipunan na may iba't ibang wika dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Subalit, naging dahilan din ito sa hindi maiiwasang pagbabago ng diyalekto at posibleng maging sanhi ng pagkaiwan at kapabayaan ng mga tradisyonal na wika at magiging bagay na lamang ng nakaraan. Bagamat totoo na ang kadalian ng komunikasyon ay isang mahalagang salik na dapat isaalang-alang upang maging mabisa, ang mga tradisyonal na wika ay dapat pa ring pahalagahan dahil ito ang isa sa mga ebidensya ng mayamang kultura at tradisyon na kumakatawan sa bawat individual ng bansang Pilipinas. Sa 7,139 na wika, mahigit 40% ang natukoy na nanganganib ng mawala. Ang bawat wikang iyon ay kumakatawan ng iba't ibang kultura na sumisimbolo sa natatanging ganda ng Pilipinas. Kung sila ay tuluyan ng mawala, ang mga kakaibang katangian na sumisimbolo sa kadakilaan ng Pilipinas ay nanganganib na ring mapawi. Dito papasok ang kaag. Ngunit, ano nga ba ang kaag? Ang kaag ay isang mobile-based multimodal application na ang layunin ay mapreserba at mapanatili ang mga wikang katutubo. Ito ay isang plataforma para sa susunod na henerasyon upang mapangalagaan ang wika at kultura ng mga tribo. Ito ay isang repository o imbakan ng mga salita at imahe mula sa mga tribo na walang sapat o kulang ang kasulatan. Tutulong ang mobile-based application upang mapreserba ang mga wika ng mga katutubo na nanganganib ng makalimutan o mawala. Sa kasalukuyan, ang layunin ng kaag ay maging isang repositoryo sa wikang Kagan, Mansaka at Manobo. Ang prosesong ito ay kinasasangkutan ng koleksyon, pre-processing, resulta at pagsusuri. Ito sa huli ay magbibigay daan para sa mga tao na magkaroon ng madaling pagkukuhanan ng mga nanganganib mawalang wika. Ang kaag ay maglalatag ng batayan para sa mga benepisyaryo at magkaroon ng mga inaasahang kalalabasan na posibleng magresulta ng mga kinalalabasang ito. Bagaman, ang teknolohiya ay isa sa mga naging dahilan na panganib ng mga wika sa Pilipinas, ito'y hindi nangangahulugan na hindi rin maaaring maging instrumento ang teknolohiya sa pagtulong at proteksyon ng ating mahal na mga katutubong wika. Gamit ang tamang pananaliksik at mga kagamitan, ang teknolohiya ay maaari rin kumatawan bilang tagapangalaga hindi lamang ng wika, kung hindi pati na rin sa malawak na hanay ng kultura na nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat Pilipino.